Tuloy pa rin ang pagsira ng kanyang pangalan sa isipan ng mga mamamayan. Ngunit ang panahon ang magsisiwalat ng katotohanan at ang tadhana ang magpapatunay ng kanyang totoong pagkatao sapagkat nalalapit na ang oras ng kanyang pagbabalik at ang kanyang anak ang tanging daan upang maisakatuparan ang kanyang magandang hangarin sa mga mamamayan ng prelas ng silangan. Ngunit ang kampo ng kadiliman ay gagawin ang lahat ng paraan upang hadlangan ang muling pagbabalik ng mga Marcoses sa Malacanang. Subalit hindi nila kayang baguhin ang tadhana. Ang lahat ay mangyayari ayon sa nakatakda at ang kapalaran ng Pilipino ay magbabago ng hindi inaasahan sapagkat ang magiging pinuno ng Pilipinas sa nalalapit na panahon ay siyang magbabago sa kasaysayan ng mundo. Ang mensahe ng tadhana mula sa prediksyon ni Nostradamus sa isang pahayagan na lumabas taong 2015 ayon sa kanya sa 16 na taon ng 21 siglo, isang bagong pinuno ang manunungkulan sa mga isla ng Prelas ng Silangan sa Asia. Ang kanyang pangalan ay may 8 titik at mag-uumpisa sa 2 titik ng alpabeto at ang taong ito ang magbabago sa takbo ng kasaysayan ng buong mundo at isisigaw ng bawat tao ang kanyang pangalan nang 2 ulit katulad ng tunog ng isang malaking kampana. Ngayon marahil ay alam mo na kung sino ang tinutukoy ni Nostradamus. Tama ka, ang taong tinutukoy sa hula na mamumuno at magdudulot ng magandang pagbabago sa ating bansa at maging ng buong mundo ay walang iba kundi si Bongbong Marcos sapagkat ang kanyang pangalan ay tumutugma sa pangalang nag-uumpisa sa letrang B at may 8 titik ito. Si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang iginuhit ng tadhana inihanda ng panahon upang ipagpatuloy ang napakagandang plano ng kanyang ama para sa bansang Maharlika. Siya ang karapat-dapat na maging pangulo ng bansa at sa oras na siya ay mailuklok sa pwesto ay manganganib ang mga ganid ng kadiliman sapagkat ang huling habilin ng kanyang ama ay magiging sanhi ng kanilang paglaho sa landas ng pamumuno at magdudulot sa kanila ng matinding kasawian. Narito ang ilang kapanapanabik na layuning labis na kinatatakutan ng mga diablo na natatakdang maganap sa muling pagbabalik ng Marcos sa pamumuno. Ang rebelasyon tungkol sa Global Debt Facility ng World Bank at International Monetary Fund ay pag-aari ng Pilipinas na sinet up ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Mai-implement ang Marcos Humanitarian Program sa Pilipinas, magpapatayo ng libreng pabahay para sa mga Pilipino at iba pang programang magiging dahilan ng pagkawala at paghina ng negosyo ng mga oligarkong nagpapabayad ng house and lot sa malalaking halaga. Magpapatayo ng sariling pabrika, bubuksan ang mga planta nuklear, magpapagawa ng dam at hydroenergy facilities, mga ultra-modern infrastructure tulad ng mga bullet train, iba pang technological advances kung saan hina ang negosyo ng mga dayuhan sa Pilipinas na kasabwat nilang nakikinabang sa mga pang-aalipin sa mga Pilipino. Ipamimigay sa mga magsasaka ang mga lupaing pangsaka at agrikultura. Hihina ang pag-angkat ng mga bigas mula sa ibang bansa dahil tatangkilikin ang sariling produksyon sa bansa na siya na namang ikakalungkot ng mga negosyanteng oligarko na kasosyo sa mga dayuhan. Pag-aarali ng libre ang mga tribal groups mula elementary hanggang college kasama ang lahat ng mga Pilipino maging sa mga syudad na walang binabayarang matrikula. Hihina ang kita ng mga negosyo na pinaghaharian ng mga elitista dahil ang bansa ay magiging fully sustaining dahil sa regular na paglalabas ng trilyong-trilyong pondo mula sa interes ng mga ginto ni Marcos na lumaki ng lumaki sa loob ng mahigit kumulang 60 taon simula noong 1950 hanggang sa kasalukuyan. Lalakas ang pera ng Pilipinas dahil ito ay magiging gold backup at hindi na didepende ang mga Pilipino sa dolyar ng US kung saan wala naman itong backup na ginto dahil dito mapipilitan ang Federal Reserves na magdeklara ng bankruptcy dahil mahihigitan ang value ng Philippine currency dahil sa value nito na may katumbas na ginto. Kung magkataon, babagsak lahat ng bansa at ekonomiya na nakadepende sa dolyar at hihina ang value ng stock market at mapipilitan ang iba't ibang bansa na makipag-tie up sa Pilipinas dahil mawawala ng value ang kanilang currency.